Kumusta po kayo, mga ginigiliw kong taga-subaybay? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ayangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Narito na po ang karugtong ng ating kwento na pinamagatan nating Angelo, mortal na kalaban ng Diablo. Matapos ngang makita ni Angelo ang ginawa ng dalawang lalaki, kanila Bernamir at Agatha, ay napasigaw siya ng ubod lakas dahil sa galit na kanyang naramdaman. At kaalinsabay noon ay bigla na lamang nagliwanag ang buong kapaligiran at napalingon ang dalawang lalaking nakakubabaw sa mga dalaga at nakita nilang nagtalsikan isa-isa ang kanilang mga kasama na nang bumagsak sa lupa ay gumugulong pa ang iba sa lakas ng pwersang binitawan na iyon ni Angelo, na sinamantala naman iyon ni Bernamir at kanyang tinusok sa mata ang lalaking nakapatong sa kanya, na napasigaw ito sa pagkabigla at sakit na naramdaman at napahawak sa kanyang mga mata. Kasunod noon ay mabilis niyang itinulak ito sa kanyang tagiliran at agad na tumayo. Nilapitan niya si Agatha at binigyan ng isang malakas na sipa ang lalaking nasa ibabaw nito. Ngunit nasangga iyon ng lalaki at hinila ang paa ni Bernamir, kaya nawala ito sa balanse at tuluyang natumba. Dahil doon ay nakakuha naman ng tiyempo si Agatha at kanyang mabilis na sinuntok ang lalaki sa kanyang lalamunan. Halos maputol ang hininga nito nang maramdaman ang suntok na iyon ni Agatha sa kanyang leeg, na napahawak ito doon, na siya na mismo ang kusang umalis sa kanyang pagkakadagan sa dalaga. Mabilis namang nagsitayuan ang mga lalaking tumilapon at agad na sinugod si Angelo. Ngunit natigilan ang mga ito at bahagyang napaatras nang kanilang makitang dahan-dahang umaangat ang binata mula sa lupa at namangha sila na inakala pa nilang nakakakita sila ng isang anghel. Nang isa pa nga sa mga ito ay biglang lumuhod na nagmamakaawa at sinabing patawarin daw siya sa lahat niyang mga kasalanan. Bigla naman itong tinakbo ng kanilang pinuno at agad na dinagukan, kung kaya napasubsob ito sa lupa dahil sa lakas noon, na tinanong kung ano daw ang ginagawa nito. Tila na himasmasa naman ang lalaki at dinampot ang kanyang baril. Pinaputukan nito si Angelo ngunit hindi iyon pumutok. Sinubukan din ng iba pa na kalabitin ang gatilyo ng kanilang mga armas ngunit ni isa ay walang pumutok. Nanlaki ang mata ng mga lalaki sa kanilang naranasan at nasaksihan, lalo na nang makita ang malalapad at mapuputing pakpak ni Angelo. Sa inis ng isa sa mga ito ay kanyang hinawakan ang baril sa puluhan at inihampas iyon kay Angelo,
na mabilis namang tumamak sa kalasag ng binata ng kanyang sanggain iyon at lumitaw sa isa niyang kamay ang kanyang espada. Mabuti na lamang at agad ding nanakbo ang lalaking humampas sa kanya ng baril. Kung hindi, ay siguradong agad nabubulagta ito sa ginawang pagwasiwas na iyon ni Angelo ng kanyang espada. Nakita nila Bernamir ang galit sa mukha ng binata. Inatake ito ng tatlong lalaki habang ang iba ay nagdadalawang isip ng lumapit pa sa kanya. Halos sabay-sabay na iniangat ng dalawa ang hawak nilang mahabang baril na ipinalo iyon kay Angelo, habang ang isa naman ay hinugot ang nakasukbit na itak sa kanyang bewang. Ngunit nang tiyempong mahawakan nito ang kanyang itak, ay di na nito nagawang mahugot pa iyon. Sa halip ay napasigaw ito sa sobrang sakit at sindak nang makita ang kanyang kamay na naiwang nakahawak pa sa puluhan ng itak nang maputol iyon. Nakasunod naman noon ay iniangat ni Angelo ang kanyang kalasag at doon tumama ang dalawang baril na inihampas na lamang ng dalawang lalaki pagkat ayaw pumutok ng mga iyon. Dalawa pa sa mga lalaki ang nilundag na hinampas si Angelo, kaya minabuti niyang mas umangat pa upang hindi tumama sa kanya ang mga baril na inihampas. Dahil sa pangyayaring iyon ay napasigaw ang kanilang pinuno at napamura. Mabilis namang kinuha ni Bernamir ang itak na nakataga pa sa isang nyog na kanilang ginagamit at nilapitan si Angelo. Napaigtad ang dalawang lalaki nang maramdaman nilang tumama ang talim ng itak na iyon ni Bernamir sa kanilang mga likod. Samantala, si Agatha naman ay nanakbong nagtago sa likuran ng isang malaking puno. Tuluyan na sanang mananakbo ang karamihan sa mga ito, ngunit pinigilan sila ng kanilang pinuno at sa galit na tinig ay sinabing walang aatras. Pinalibutan nila sina Angelo at Bernamir. Ang ilan sa mga kalalakihan ay may mga nakasukbit na itak, habang ang mga wala naman ay sinusubukan pa ring mapaputok ang kanilang mga baril na itinututok iyon kay Angelo. Kaya nauna nang umatake si Angelo at nabalot ng sindak ang lugar nang umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng pagdaing ng mga lalaki nang kanilang matikman ang talim ng espada ng binata. Dalawang lalaki naman ang humarap kay Bernamir na halos magkasabay siyang tinaga. Nagawa naman niyang masangga ang isa. Buti na lamang dahil sa angking bilis ng kanyang ama ay nagawa nitong masangga ang isa pang itak na diretso sanang tatama sa ulo ng dalaga at humandusay ang mga ito sa lupa nang sila naman ang gumanti ng pagtaga sa mga ito. Ilang sandali lang ay nadagdagan na kaagad ang mga katawang duguan na nakahiga sa lupa nang magsimula na rin si Pablong umatake. Halos hindi makapaniwala ang kanilang pinuno sa kanyang mga nasasaksihan na naibulalas pa nitong anong uri ng tao ang mga ito. Nanlaki ang mga mata nito at halos hindi kumukurap nang makitang isa-isa nang humahandusay sa lupa ang kanyang mga kasama, na ang ilan pa sa mga ito ay kulang-kulang ang mga katawan nang bumagsak dahil sa binibitiwan ni Pablong matitinding kumpas na hindi niya itinuring na iba ang mga ito sa mga nakalaban nilang mga aswang. Dahil
Sasagad din di umano ang kasamaan ng mga taong ito. Maya-maya ay bigla naman nilang narinig ang nakakakilabot ng sigaw ng isa sa mga lalaki. At takot ang tinig na humihingi ng saklolo. At kanila itong nakitang hawak-hawak na ni Agata sa buhok at animoy isda na kumakawag-kawag ito na nakahawak sa dalawang kamay ng dalaga. Patuloy na nagsisigaw ang lalaki na bukod sa takot na nararamdaman nito dahil sa itsura ng dumagit sa kanya ay nalulula di umano ito at panay ang pagmamakaawa at sinasabing huwag siyang bibitawan. Sinabi ni Agatang, "Gusto mo ako, di ba? Gigil na gigil kang matikman ako, di ba?" Mabilis namang sumagot ang lalaki at sinabing hindi at ayaw na daw niya. Napanay ang pag-iling nito. Ngunit tila naging bingi na si Agata sa mga sinasabi ng lalaki at lumipad pa siya paitaas na ilang sandali lang ay narinig nilang lahat na mga naroon ang malakas na pagsigaw ng lalaki matapos itong bitawan ni Agata mula sa itaas. Nang bumalik si Agata sa kinaroroonan nila Angelo, ay naabutan niyang nagmamakaawa na ang pinuno ng mga ito habang nakaluhod. Napanay ang pangako nito na hindi na niya uulitin pa ang kanyang ginawa. Ngunit mabilis na sinabi ni Pablong maitim ang budhi nito at ito ay nagsisinungaling. Dagdag pa ni Pablo ay marami na itong pinatay at ginahasa. At mahilig din di umano ang grupo nito na manguha ng mga bagay na hindi naman nila pag-aari. Na dahil sa mga sinabi ni Pablo ay natahimik ang lalaki at takang-taka kung paanong nalaman niyang lahat iyon. Iniangat na ni Bernabe ang kanyang itak upang kitlin na ang buhay nito. Nang biglang nagsalita si Angelo at sinabing kung maaari ay siya na lamang ang gagawa noon. Pagkat hindi daw mawala sa isipan nito ang kawalang hiya ang ginawa kanila Bernamir at Agata. Nabigla na lamang gumulong ang ulo nito sa lupa, nadilat ang mga mata at nakalawit pa ang dila matapos tagpasin iyon ni Angelo na nagliwanag pa ng matingkad ang binata matapos iyon bago tuluyan naglaho at unti-unti na siyang nanumbalik sa dati nitong anyo. Niyakap naman ni Mir ng kanyang isang kamay ang anak at itinaas naman ang isa upang himasin ang mukha ni Agata. At dito po, pansamantala nagtatapos ang kwentong itinampok po natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila, Mape Gonzales, Rosette 0807, Ramil Elisorio, Shirmay Delyova, Maria Victoria Mercado Gonzales, Noel Casimiro, Juliet Delgado, Ronald Panares, Jan Reniel Sakate, Board Session, Dark Loco, Christian Cantal, Christina Famini, Don Diaz, Angelo Data at sa Data Family, Mary Denise Grace Kim. Binabati nga rin po pala natin ang lahat po ng mga taga Iloilo, Antique, Aklan at Guimaras, gayon din po sa mga taga Romblon. Nais ko rin pong samantalahin ang pagkakataon upang pasalamatan ang mga kababayan nating OFW at mga Marino
sa buong mundo. Gayun din ang ating mga silent listeners. Mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat po. At hanggang sa muli.